narito ulit tayo sa ating YouTube channel. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bagong video. Ang pag-uusapan natin today is itong ginagawa ko ngayon na pagre-repair ng CCTV system dito sa isang customer. Okay, so tinawag sa akin na sabi nila is meron daw pumutok. Pero hindi nila alam kung saan yung pumutok. And then may naamoy sila na parang sunog. Yan po yung report sa akin ng customer. Pero ang nagraya na repair ito. Itong CCTV na to is ako rin yung nag-install nito way back, siguro nasa 2015, mga ganyan. So medyo may kaluma na rin tong CCTV. Bale yung DVR nito na una, yung old is napalitan na. Then yung ibang camera na rin. Pero yung mga wirings, dati pa rin siya. Itong power supply, hindi pa rin to napapalitan. Pero ngayon, ang suspect ko dito is yung power supply ang pumutok. Okay, so unang tingin ko pa lang may doon sa may exhaust fan, medyo umitim siya. And then naaamoy ko talaga yung amoy sunog. Pero syempre, kailangan ng evidence, mapakita sa customer kung saan talaga yung pumutok. So hindi pwede na sabihin natin na itong power supply ang may sira. So kailangan i-check ko din yung DVR sa loob niyan. Okay, so kailangan makita ko siya kung may nasunog din diyan o na natamaan. Ayan, so tinatanggal ko muna yung mga connector sa likod bago ko ito buksan. Okay, so panoorin nyo muna ako kung paano ko siya, kung ano tong ginagawa ko. Sa totoo lang, para sa akin mas mahirap yung mag-troubleshoot. Pero itong ganito lang sa mga pyesa-pyesa, syempre madali lang yan. Pero kung ang problema is mga rewiring, ganyan, so medyo may kahirapan na rin. Unlike sa mga pag mag-install ka, madali siya kasi una mag-aabang ka. Iaabang mo na lang yung mga dadaanan ng wiring. And so nag-unscrew na ako doon sa DVR para makita ko siya kung may nasunog din, para masiguro lang. Ayan, so amuyin para malaman kung may nasunog. Ayan, so sa tingin ko wala naman. Ang naamoy ko lang is yung alikabok.
Bali, ang kwan ko dito is ano, yung talent feel lang yung sisingiling ko. Pero magsisingil ako kapag natapos ko na yung trabaho. Pag na-repair ko na siya. Yung sa mga yung materials, kung ano man yung bibilhin. So, bibilhan ko na lang sila. Pero wala na akong tubo doon. Kasi matagal ko na rin naman silang customer. Okay, sa DVR, wala akong naamoy. Wala akong nakitang mga nasunog na pyesa. Pero sana wala sanang nadamay kasi sa ngayon hindi ko siya matetesting kung okay yung mga camera. Kasi nga wala yung power supply ng mga camera. Ayan, so inaamoy ko siya. Yan nga, naamoy ko yun sa may ano, PSU mismo na may nasunog. Yan, so chine-check ko pa kung saan yung mga tornilyo tatanggalin. So una kong gagawin dyan, alisin yung i-unscrew ko muna yung mga sa pinagkonektahan ng ano, wirings. So isa-isa yan. Bali, ang alam ko dito, nasa 8 cameras yung na-install ko dito. Ayan, so isa-isa ko siyang tinatanggal. Pero pag kayo yung magre-repair, i-memorize nyo muna yung ano, yung position ng mga wiring. Kung nasaan yung positive at negative, kung ano yung i-coconnecta mong wire dyan. Ang ginamit kong wiring dito, yun ano, UTP Cat 5E. Kasi noon, mahal pa yung mga coaxial cable. Ngayon, wala yung nangob yun. Kaya kapag maraming camera, mas makakatipid kapag UTP cable. Pero ngayon kasi, dami nang naglabasan mga coaxial cable na ano, mura siya. May kendwara. So, may si camera to tan sa kaya may malaboy. Nabili ko is 10 pesos per meter. So, dati, may nanimbalis ka eh. Na lima ka dya. Wala duwaran kyan. Ang kapi video to. Bayag lamang. Tapos ngayon, yung mga digital video recorder noon, talagang mabibigat siya at malalaki.
mahal siya. Pero kung papansinin ko, kung sa aking opinion lamang, yung mga DVR noon is mas matitibay kaysa ngayon, na yung mga bago ngayon pag hinawakan mo, napakagaan. Marami na kasi ang mga na-repair na mga bagong model ng DVR, mga napalitan. Pero yung mga dating old model na pure analog pa noon, yung mga pinalitan na lang kasi yun, kasi yung may mga camera na rin na malabo, so kailangan ng bumili ng bagong model ng camera at kailangan na rin mag-upgrade. Ito na, natanggal ko na sa kaha yung centralized supply. Ah, natanggal ko na sa wall yung centralized power supply. Next kong aalisin dyan is yung power supply mismo. Tatanggalin ko sa kaha and then aalisin ko yung takip ng power supply para makita natin yung ano, kung nasaan yung sunog, para mapakita sa customer na ito talaga yung problema. Pag fuse lang sana ng nasira, pumutok, kayang-kayang palitan siya. Pero ito kasi, alam ko kasi walang fuse ito eh. Itong power supply na to, kaya ayun, nasunog na lang bigla. Dahil na rin yan sa katagalan na naka-on yan. So, makikita nyo, pinagpapawisan ako. Medyo shiny na yung braso ko. Inoffera naman ako ng electric pan, pero syempre ayaw ko kasi yung alikabok, mas pag nahanginan, mas malalanghap yung mga alikabok. Ano mo gamit sa electric fan? Ano lang? Maliling ka lang? Ano mas? Ta, marabok. Marabok yan. So, kawala yung bagay pambil. So, itong ginagawa ko ngayon na pag troubleshoot muna. And then, hindi ko siya marirepair agad kasi kailangan bumili at mag-order ng power supply. So sa susunod na video, please lang po abangan nyo na meron akong gagawin na bagong video na continuation nito. Kaya so natanggal ko na yung takip ng power supply. So nasunog nga yung ano, yung board. Then yung mga ibang piyesa. So ito, kailangan na talagang palitan to.
dala na. Okay, sa susunod, abangan nyo po yung kasunod ng video na to. Sa alatan lang. Which papalitan natin ang power supply. Kuwanta, itapak ko nito. Yan po. Yan po yung nasunod. Yan yung mabaho. So, maraming salamat po sa panonood. Sa susunod ulit.